Sa 30 ng Hunyo, uupo bilang 17th presidente ng Republika ng Pilipinas si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa Commission on Elections, mahigit 55 milyong Pilipino mula sa halos 66 na milyong rehistradong botante ang bumoto noong araw ng eleksyon. Mahigit 50% sa mga rehistradong botante ay mga kabataan mula 18 hanggang 41 taong gulang o tinatawag na Generation Z at Millennials. Marami sa kanilang hanay ay mga first-time voters. Para sa unang pag-ere ng Tanong ng Times, ating alamin, ano ang naging impluwensya at tungkulin ng mga batang botante sa naging resulta ng eleksyon ngayong 2022? So, bilang kabataan na siyempre may kakunyarihan tayong mga pamilya, tinake ko na opportunity na magpa-rehistro nga. Baka ho sakali yung boto ko po is kahit isa lang po siya is malaking tulong na din po siya upang mabago po natin yung ekonomiya po natin. Kasi yung pagboto po parang yun na po yung kakangyarihan natin para pumili ng kandidato na karapat-dapat. Actually magkakaiba yung motivations at yung rason at yung pamantayan ng kabataan sa pagpili ng iboboto nila sa 2022 election. Yung suporta ng mananalo manggagaling sa kanila. So yung naging role nila ay sila bale ang tulong, hindi naman na sila lang. Kasi siyempre, andyan pa rin yung bilang ng mga boto ng mas nakakatanda. Pero sila yung nakatulong magpuesto ng mga liderato natin. So, yung qualitative participation nila in terms of house-to-house campaigns, social media posts, volunteerism, activism work, ay makikita natin na medyo heterogeneous yung result. Sa datos naman ng publiko sa mga pahayag survey namin, merong reflection din yung mataas na suporta kay Vice President Robredo sa mga youth. Kung titingnan natin yung datos namin, actually, mas mataas talaga yung naging vote share yung preference share ni Vice President Robredo sa youth, lalo na sa 18 to 24, kumpara dun sa ibang age groups. Hindi naman mali yung nakita natin na maraming sumuporta sa kabataan kay Vice President Robredo. Pero mas maraming sumuporta pa rin kay President-elect Ferdinand Marcos Jr. Yes po, syempre as youth, ako po personally, ayoko po nang i-influensya na ako. Syempre nag-search din po ako. Actually po, nagdala nga po ako ng kodigo ko po. Ito po, nagdala po ako ng kodigo para i-sure po talaga kung sino yung iboboto ko at hindi po ako magkamali. Nanood ng debates and then kinilala talaga yung mga tumatakbo. And then nag-research din, syempre kailangan yun. Then, kasi kailangan din natin ng yung talagang maayos yung mamumuno sa atin with proper credentials din. Whenever there's a candidate, sinesearch ko po agad yung mga platforms nila to make sure, and yung mga nagawa po nila to make sure na tama po yung binoboto. Yeah, malaki din po yung impact ng feminist opinion. I think sa youth, lalo na sa Gen Z, no, 18 to 24, mahalagang mahalaga yung social media. Kung titingnan natin, at least sa aming mga pahayag surveys, more or less, nakukuha talaga nila yung, not just the youth, but many Filipinos, they get their news from social media. Hindi naman parang Facebook post lang ganyan, pero yung mga pinopost ng newspapers or TV news networks, etc. O yung mga opinion ng kanilang mga friends sa Facebook or sa Twitter. Malaking factor yun kasi yun nga, political socialization. No? So, paano binubuo yung mga belief nila? I think aside from family and syempre friends, social media. Kaya importante talaga yung social media kasi it gives the youth and everyone a platform to openly discuss their political ideas. Pero may ibang mga kabataan na mas binavalue, for example, yung family relationship. So instead of, you know, going with their friends, sharing what they want to share on social media, iko-custom share na lang nila or hindi na lang nila i-share kasi baka ma-offend yung kapatid, pinsan, or nanay nila. Meron din yung mga ibang kabataan na talagang napaka-steadfast dun sa pinaniniwalaan nila. Na sinasabi nila,
Hindi eh. Kung kaibigan kita, tapos naniniwala kang dapat ihalal bilang pangulo yung may records of corruption, edi kailangan ko i-rethink yung friendship natin. So, I wouldn't say na madali silang impluensyahan. I think, conversely, feeling ko mas mapili pa nga yung mga kabataan pagdating sa botohan eh. Pipiliin talaga nila yung, as one said, yung pinakamalapit sa kanilang values, yung pinaglalaban, yung mga pinaglalaban din nila. So yun, I think it's more of parang mas discerning voters pa nga siguro yung kabataan. Siguro po, mag-start po muna sa government yung corruption issue po. Matigil po sana muna yung corruption, then mag-focus sa community natin, sa bawat isang Pilipino. Yung kayo magkaisa lang po yung bawat isa na peace, then iwas po sa gulo. Mabawasan po yung crime rate ng Pilipinas, yun po. Maging people-centric po talaga na ayun po sa transportation, kasi mainly yun talaga yung problem eh. Grabe yung traffic, kulang-kulang yung public transport, and healthcare po, ayun, sa, para rin sa frontliners and sa mga ordinary citizens po. Sa education, sa educational system. Kaya maraming napapaniwala sa fake news kasi kulang ang kalidad na edukasyon. Kung hindi kulang, maraming hindi nakapag-aral. Sorry to say, pero ganun talaga yung lagay na lipunan natin. So hopefully, yun yung pinakatutukan muna, kasi yun yung parang magsasalba sa atin kung lahat tayo nakaka-receive ng tamang quality education. So for me, sa future administration, I think nandun na yung mga iba't ibang kritisismo ng iba-ibang partito. Normal na yun. Pero for me, nakikita ko talaga yung future na maging maayos. We want this kind of political participation to be sustained. Let's not, of course, forget the fact that democracy does not end in elections. Democracy is a deliberative process na isang malaking parte ng demokrasya ang paghingi ng accountability and transparency sa mga nahalal sa pwesto. Parte ng paghingi ng transparency at accountability ay una, pag-follow through dun sa mga pinangako nila. Now, paano matutuloy ng mga kabataan yung ganito kasi ng participation? Una, kailangan nilang bantayan yung mga karapatan nila. May mga threats na looming. So, red tagging, anti-terror law, yung fact na ang tagal bago mag-decide na i-proclaim yung representatives ng kabataan party list. So, may mga threats talaga against their voices, against their expression of their active citizenship. So, they have vigilant always. So, hindi naman dahil wala ng mga rally-rally na nangyayari ay hindi ka na magiging vigilant. No. Yung fact na nagkaroon ng malakihang rally noong 2022, for the 2022 elections, they also attributed to the fact that there is still an active civil society in the Philippines that can speak its mind. And we have to make sure that that remains. I sure hope that they will play a role. Isang problema din sa Pilipinas minsan, parang tutok yung mga tao sa politika pag election, tapos pagtapos na, wala na. 6 years na, or 3 years later, 6 years later, saka na sila babalik. But the hope the youth can play a major role, especially in what kinds of bills might be passed or what kind of policies the Marcos administration will pursue. Kasi tandaan natin na Filipino politicians and leaders are generally sensitive dun sa sentiments ng taong bayan. Especially because they monitor social media through their teams, they monitor the media, they monitor all these rallies, itong mga events, ganyan. So, kung talagang gustong makipag-participate yung youth, not just in this election, but in the business of governance, there is certainly a space for them. And I do hope that all the youth, especially yung mga na-interview nyo at yung mga katulad nila, I hope they will be very involved in politics, hindi lang ngayon, but for the decades to come. Kasi kailangan natin sila. Narinig natin ang boses ng kabataan sa kanilang mga naging aksyon at pagpili ng mga leader ng susunod na pamahalaan. Iba't iba man ang kanilang naging dahilan sa paglahok sa eleksyon at pagpili ng mga kandidato, naipakita ng mga kabataan ang kanilang pagsuporta sa mga taong nagdala ng kanilang mga paniniwala.
bilang sila ang mga susunod na magtatakda ng kinabukasan ng bansa at tatanggap ng epekto ng mga polisiya ng papasok na administrasyon? Ano kaya ang kanilang magiging susunod panggampanin sa paghubog ng kinabukasan ng bansa? Ako si Catherine Cruz para sa Tanong ng Times.